Buwan ng ani ngayon, mas marami na aning strawberry ngayon kumpara sa nakaraang taon. Ibinabagsak ni Tatay Berto sa iba't ibang lugar ang mga ani nilang strawberry. Lumawak na rin ang kanilang taniman at dumami na rin ang mga buyer. Ito na ang huling deliver para sa araw na to, Sora. Maraming salamat sa tulong mo. Nagagalak na sambit ni Tatay Berto habang sinasara ang likod ng pickup truck na puno ng strawberry. Walang anuman ho, Tatay Berto. Masaya po ako nakakatulong ako sa inyo at sana po magtuloy-tuloy pa magagandang kita sa strawberry farm ninyo. Ani ako habang hawak-hawak ang record book. Sana nga. Siya, paano? Aalis na kami. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, iha. Kayo rin po, Tay Berto. Sagot ko. Kumuway si Tatay Berto na makasakay ito sa tabi ng driver ng pickup. Kumuway rin ako pabalik at guminad sa pag-atras sa sakyan. Hinubad ko ang sayap ko sa ulo bago tumaligod pabalik sa kubo pero agad din ako natigilan sa paglalakad sa gitna ng mga strawberry dahil sa pagtawag ni Nori. Ate Sora! Humahangos na ni Nori kaya naman nangulot ang noo ko. Bakit? May nangyari ba kay Nana Ising? Kamusta pakiramdam niya? Nag-aano lang sambit ko dahil sa masama ang panglasa ni Nana Ising ngayon kung kaya ako munang katulong ni Tatay Berto dito sa strawberry farm. Ayos na po si Ina. Kasama niya ngayon sa bahay si Cal. Iba po ang pake ko rito. Giit ni Nori. Nagsalubong naman ang kilay ko. May problema ba? Ano yun, Nori? Kalmadong tanong ko. May bisita po kayo. Ha? Sino raw? Wala naman akong inaasahang bisita ngayon. Magpapatahi ba ng damit? Sunod-sunod na tanong ko. May mga kliyente kasing sinasadyang punta na ako sa bahay para magpagawa ng damit. Hindi po eh. Mukhang mayaman at decenteng lalaking bisita ninyo, Ate Sora. Kilalang kilala nga po kayo. Napanunok ako at napakoraptil isang tao agad ang pumasok sa utak ko. Si Caleb? Yun agad ang unang namabas sa bibig ko. Nasa bahay po namin, pero bago ako pumunta rito, kausap na ni Cal ang bisita ninyo, Ate Sora. Ano? Napatas ang boses ko at talo akong kinabahan. Ibinilin ko sa nakatatanda magsasaka ang iba pang gagawin bago kami umalis ni Nori. Sa hindi malamang dahilan nangatal ang mga tuhod ko habang dinadaga ng matindi ang dibdib ko. Paano kung si Caleb ang bisita ang tinutukoy ni Nori? Ano ang gagawin ko? Iniisip ko palang nakukunin niya sa akin si Cal nang ihina na ako. Tandang-tanda ko pa kung gano'ng gusto ni Caleb na maging ama at tingin ko na kapag nalaman niya na may anak kami, hindi siya papayag na hindi ito makasama or worst, baka kunin niya pa sa akin si Cal. Sobra ako natatakot sa pwede mangyari. Handa ako pero hindi ko naman inaasahan na ganito kaaga. Lalo ngayon na sobrang pangulila ang anak ko sa kanyang ama, kaya hindi malabong mabilis lang na makukuha sa akin ang anak ko. Si Cal ang kahinaan ko sa lahat. Hindi ko kayanin mapalayo sa anak ko. Pwede po ba akong sumama sa inyo sa Maynila? Nasa bakuran pa lang ako pero narinig ko na ang boses ni Cal sa loob ng bahay at talo akong ginapang kaba dahil sa narinig kong sinabi ni Cal. Of course, but we have to discuss it with your mother first. Where is she, by the way? Ang matipunong katawan ng lalaki nakatalikod sa gawi ko habang kausap itong anak ko, sobrang pamilyar sa paningin ko. Nakatopi hanggang sikong suot itong maroon na polo at marahan ang bawat paggalaw habang nakaupo sa couch. Napalunok ako. Ma! Pagtawag sa akin, ikaw lang malingon na ako nito. Sabay takbo papunta sa akin at atakin ako, papunta sa tapat ng bisita ko. Saraya, finally you're here. I miss you. Isang mahigpit na yakap ang ginawa niya sa akin. Romeo, maluwag na pagtawag ko bago yumakap sa kaibigan ko na matagal na panahon ko nang hindi nakikita. Lakay nga ako ng maluwag dahil buti na lamang, hindi ang dati kong asawang nandito. Pinasadahan ako lang tingin ni Romeo habang nakahawak sa kanyang baba at tumaas ang kilay nito bago ni salita. Lalo kang gumanda kahit may anak ka na, anito, at bolero ka pa rin hanggang ngayon. Nakangiting saad ko. Ma, kilala pala ni Tito Romeo si Papa? Niyugyog ni Kalang kamay ko kaya bumaba ang tingin ko sa anak ko. I know him very well. He is a stupid man if only you knew, little kiddo. Natatawang ani Romeo na kaya kumurot ang noon ng anak ko. Romeo? Saway ko sa kaibigan ko na nagibit balikat naman bago dumputin ang isang paper bag na nasa ibabaw ng mesa. Pasalubong ko to sa iyo, Soraya. Tinanggap ko naman ang pasalubong ni Romeo at tinabi iyon. Salamat. Kamusta ka naman? Pasensya na kung di ako masyado nakapagpaalam sa iyo na maayos noon. Sinserong sambit ko. I'm fine. Marami tayong dapat pag-usapan lalo tungkol sa anak mo. Papalit-palit tingin namin si Kinagal bago nito tiningala ang Tito Romeo niya. What? Anang ni Romeo na nakaarko ang kaliwang kilay. Suplado pa rin hanggang ngayon. Mas gwapo si Papa kaysa sa iyo, Tito Romeo. Sambit ng anak ko. What the F? Ang bastos ng bibig mo, ha? Giit ni Romeo. Hindi, ah. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Kamukha ko kasi si Papa kaya alang naman na ilaglag ko siya rito. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi ni Cal na nakipagtitigan sa Tito Romeo niya. May pinagmanahan ka talaga.
Sukong saan ni Romeo na tinawanan ko naman. Sa labas ka muna anak, mag-uusap lang kami ng Tito Romeo mo. Ani ako. Tumango naman si Cal bago sumama kay Nori sa labas. Pero ang tingin nito hindi matanggal-tanggal, si Tito Romeo niya. Kailan ka pa dumating? At paano mo nalaman na nandito ako sa Baguio? Sambit ko habang nilalapag ang mainit at tsokolate sa mesang tinimpla ko para kay Romeo. I just arrived yesterday. After 6 years of staying in France, ngayon ako pinayagan ni Mommy bumalik dito. Sagot ni Romeo bago kinuha ang mainit na tsokolate at sumimsim. Mas nag-mature ng itsura niya kumpara sa dati dahil sa mas lumabad ang katawan niya. Kay Lolly ko rin nalaman na nandito ka sa Baguio at may anak ka na. Dagdag pa ni Romeo bago muli ilapag sa mesa ang tasa ng mainit na tsokolate. Kay Lolly, inaasahan ko na si Mona magsasabi sa iyo. Sandali, nakita na ba kayo ni Mona? Kuryoso kong tanong. Nililigawan ko si Lolly. Natutup ko ang bibig ko dahil sa sinabi ni Romeo. God, paano na si Mona? Hinihintay siya nito sa loob ng mahabang panahon. How come? Si Mona, paano na? Ani ako. Look, it's not what you think, Soraya. Tumigil ako sa paniligaw kay Lolly at kaya rin ako umuwi dito sa Pilipinas dahil nahanap ko si Mona. Nangunot ang loo ko. Mukhang may hindi yata ako alam sa nangyayari sa mga kaibigan ko. Sorry, but I cannot get you, Romeo. Nalilito ako. Kaya ka ba bumalik ng bansa dahil hinahanap mo si Mona? Bakit? Nakita na ba kayo? Naguguluhan kong tanong. Sumandal naman sa headboard ng couch si Romeo at napatitig sa kisame. Sigurado ako wala namang iniisip ito dahil sa mabibigat ang bawat paghinga niya. Pinuntahan niya ako sa France, Soraya. Sambit ni Romeo na tila may binabalik ang alaala. Ni Mona? Paninigurado ko. Yeah, nagkita kami sa France para i-reject her. Aray, bakit pa naman ako binato? Hindi pa ako nakontento. Binato ko ulit ng tsinela si Romeo na kailag naman. Eh, ang tanga-tanga mo kasi Romeo. Giit ko dala ng pagkairita. Nagsalita ang hindi. Ow! Reklamo ni Romeo dahil sa inabot ko lang ang tenga niya at piningot iyon. Ibabalik pa talaga sana sinabi ko. Eh, alam naman na yun sa sarili ko. Nireject ko nga si Mona pero ngayon ako naman na nagkahabol sa maingay na yun. Mga babae nga naman. Napailing na lang ako sa pagiging mahangin ni Romeo. Mahal mo ba si Mona? Seryosong tanong ko na kinalingon ni Romeo at dahan-dahang tumango. She cried in front of me when I reject her. Nakita ko kung gano'n niya ako kamahal kahit ilang years kami hindi nagkita at nagkausap. May seryosong sambit ni Romeo. Hindi ko alam kung nasan ngayon si Mona. Halos isang buwan na rin siya hindi nagpaparamdam sa amin ng anak ko at alam ko na ngayon ang dahilan niya. You hurt her. I know, Soraya. Ramdam ko ang guilt at sincero sa boses ni Romeo. I don't know their whole story but I sense something. Kaya pala hindi bumibisita sa amin si Mona sa mga nagdaang weekend dahil sa may pinagdadaanan nito. Gusto ko tuloy buhusan ngayon na mainit at tsokolate itong si Romeo kung hindi ko lang talaga ito kaibigan. Bakit nga pala hinahanap ng anak mo ang ama niya? Usisa ni Romeo matapos ang mahabang katahimikan. Hiwalay na kami ng ama ng anak ko. Hindi rin alam ni Cal na hindi alam ng ama niya na may anak ito. Ayoko mabigot masaktan ng anak ko, Romeo. Kilala mo ang papa niya at alam mo rin ang mga pinagdaanan ko noon. Diretsyong sagot ko. But your son deserved to know his father. Mabait ang anak mo at ramdam ko ang pangungulila niya sa pagmamahal ng isang ama. Alam ko, Romeo, masyado pang batang anak ko para masaktan at mabigo. Ayoko maranasan niya ang mga pinagdaanan ko. Kamusta naman ang ama ng anak ko? Tura ni Romeo at doon at doon natigilan. Lumingon ako sa binata para maiwasan ang panunubig ng mga mata. Kumikirot ang dibdib ko. Wala akong balita sa kanya. Sa tingin ko rin masaya na siya ngayon. Naiiyak na sambit ko. You still love him? Siguradong saan ni Romeo kaya lalo ako naiyak. I do. I still love him kaya nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Pero mas mahal ko ng sarili ko. At ang anak ko ngayon. I am done with him. He hurt me so much kaya ayoko na rin bumalik sa kanya. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko bago humarap. Pero natigilan ako dahil nasa may pinto si Cal at bumubuhos sa mga luha nito. You lied to me, Mama. Hiwalay na pala kayo ni Papa. Kaya po ba hindi natin siya nakakasama? Umiiyak na sad ng anak ko kaya napatayo na ako. Gaya ni Romeo. Cal, ani nakakarating lang na si Nori. Anak, let me explain. Sambit ko. Nasaktan ako dahil sa pag-atras ng anak ko na umiiyak at umiiling. Hindi kasi alam ng Papa mo na may anak na siya. Bata ka pa na kaya hindi mo pa naiintindihan ang mga sasabihin ko. Sinusubukan ko magpaliwanag. Itinago mo ba ako sa Papa ko? Masakit na tanong ni Carl kaya lalo ako naluha. Oo anak, humihikbing pag-amin ko. Bakit Mama? Gusto ko lang naman makilala ang Papa ko, pero bakit parang ayaw mo? Papa ko siya, Ma. Doon ako tuloy ang napahugulhol dahil kitang-kita ko kung paano masakta na musmus kong anak. Let me explain anak, may nangyari noon kaya naghiwalay kami ng Papa mo. Hindi mo naman kailangan ng Papa mo dahil nandito naman ako.
Paano niyo po nasabi na hindi ko kailangan si Papa? Alam niyo naman po na lagi akong tinutukso sa eskwelahan, hindi ba? Hindi niyo po kasi alam na palagi kong hinahanap si Papa kasi lagi naman kayo nasa shop at farm eh. May halong panunumbat na gait ng anak ko kaya mas tumindi ang pagluha ko. I'm sorry, anak. Sorry. Hindi pa kasi kaya ni Mama na makita ang Papa mo eh. Patawarin mo ko, anak. Sobrang nasasaktan ang anak mo. Sobrang hirap para sa isang na makita mong umiiyak ang anak mo. Lalo ko naluha ng yakapin ako ng anak ko. Sorry din po, Ma. Sambit ni Cal. Naramdaman ko ang paghagod ni Romeo sa likod ko. Alam kong kasalanan ko rin kung bakit nasasaktan ngayon ang anak ko at kung bakit niya ako nagawang sumbatan. Umaasa kong makakayanin mo to, Soraya. Kilala kita. Matapang at malakas ka. Pagpapalakas ang loob sa akin ni Romeo habang nakasakay ito sa kotse niya dahil sa babalik nito ng Maynila. Hindi ko alam pero kung anong gagawin ko. Susubukan ko. Susubukan ko, Romeo. Sagot ko. Good girl. Nakangiting sambit ni Romeo at mula sa driver's seat, ginulo ni Romeo ang buhok ko bago ito bumusina bilang paalam. Lumipas sa mga araw at napapansin ko pagiging tahimik ng anak ko. Mas madalas ang pagpunta niya sa bahay ni Nana Ising at doon na siya minsan natutulog sa gabi. Nagtatampo sa akin ang anak ko. Alam ko na tungkol pa rin yun sa nalaman niya dahil sinabi ko na lahat kay Cal. Ang buong nangyari sa amin ng kanyang ama. Inaasahan ko na to pero nahihirapan pa rin ako. Kahit anong pilit ko, palanawag masakta ng anak ko, ganoon pa rin ang nangyayari. Kaya kahit masakit, nagkukwento pa rin ako tungkol sa kanyang ama dahil alam ko na gustong-gusto niyang makilala ang papa niya. Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Sabi naman ni Nana Ising na mas makakabuti raw kung ipapakilala ko ng personal si Cal sa kanyang ama. Pero agad naman akong tumatanggi dahil sa hindi ko pa talaga kaya. Hindi pa rin talaga naghihilom ng tuluyan ng sugat tulad sa mga nangyari. Hindi pa rin ako handang patawarin ang lalaking sobrang nanakit sa akin. Baka sarili ba ako kung sasabihin ko na hindi namin sa kailangan ng anak ko? Dahil kung masasanat na mabibigaw lang din naman kami ng anak ko, mas gugustuhin ko pa na hindi na naman siya makasama kaysa naman sa pareho kami magdusa ng anak ko. Sora, may gagawin ka pa ba? Importante lang kasi. Giit ni Nana Ising nakabababa lang ng tricycle. Nandito ko ngayon sa clothing shop ko sa bayan. Bakit po, Nana Ising? Kung importante po yan, magsasara po ako ng shop. Sad ko. Si Berto kasi nakipagkontratahan na naman sa isang buyer na hindi sa akin sinasabi. Nag-aral lang ko na baka maloko na naman kami sa pangalawang pagkakataon. Problemadong sabi ni Nana Ising kaya tinapik kong balikat ito. Nasaan po ba si Tatay Berto? Hindi niya rin po ako sinabihan tungkol sa kontrata. Ani ako. Yun na nga eh. Namamalengke ako sa sentro nung tumawag si Berto na kausap niya raw sa bahay ang buyer ngayon. Kaya dinaanan kita dito para sabay na tayong pumunta sa bahay para man masabi mo kay Berto kung dapat bang makipagkontrata siya. Ito kasing asawa ko, sunggab agad. Diyos ko, hindi na natuto. Nana Ising, magtiwala ho kayo kay Tatay Berto. Alam niya po ang ginagawa niya, pero para mapanatag kayo pareho, sige, tara na po. Nakangiting giit ko. Isinrado ko ng clothing shop dahil kahit alas 10 pa lamang na umaga. Mamayang alas 12 pang labas ni Cal, kaya may oras pa ako para masundo ko siya. Babawi rin kasi ako ngayon sa anak ko. Malayo pa lang kami sa pinto ng bahay ni Nana Ising, pero rinig na namin ang malakas na tawa ni Tatay Berto at napapailing na lamang si Nana Ising. Oh, andito na pala ang asawa ko at ang sinasabi ko na taga-pangasiwa at tagapay namin pagdating sa negosyo. Sa lubong sa amin ni Tatay Berto galing kusina. Nagmanong muna ako kay Tatay Berto bago tumingin sa likod niya. Berto, siya ba ang bagong buyer natin? Bulala si Nana Ising habang nakatulo sa lalaking kilala niya rin na diretso lang ang tingin sa akin. Oo, Ising. Hindi lang buyer kundi tayo na rin na magsusupply ng strawberry sa kanilang kumpanya. Abot langit ang iting sagot ni Tatay Berto. Nanghina mga tuhod ko. Pakiramdam ko yung umatras din ang dila ko at ano yung lalamunan ko. Nangangatal ang mga kamay ko ngunit hindi ko magawang ilisin ang paningin ko na diretsong nakatuon sa mata ng lalaking nakatayo ngayon sa harapan ko. I did not expect to see you here, Soraya. Nandito lang pala. Kung san-san pa kita hinanap. Kung panaginip lang ito'y sana magising na ako. It's nice to see you again, wife. Napanunok ako at lalong hindi nakagalaw nang yakapin ako ni Caleb. Hindi ko rin to inaasahan. I miss you so much, he murmured softly. Unti-unting pumatak ang mga luha ko dahil sa pagkirot ng puso ko. Yes, I still love him but the pain that he caused is still here. Pain that want me to push him and curse him right now. Damn you, Caleb. Tanging pag-ikot lang naulas sa narinig ko habang tuwid na nakaupo dito sa loob ng sala ng bahay ni Nana Ising. Nasa tapat ko ngayon si Caleb na nakasuot ng abuhang polo na pinatungan ng coat at kahit si Tatay Berto ang kausap nito, sa akin naman nakatuon ang mga mata nito. Pinapasadahan ako ng tingin. Katabi ko si Nana Ising na may alam na si Caleb ang dati kong asawa. Bagaman nag-uusap si Tatay Berto at Caleb, hindi ko naman ito naiintindihan at susundan dahil sa okupadong utak ko.
Ilang oras na lang nandito na si Cal. Nagtagpo ang mga mata namin ni Caleb at gumiti ito. Kaya napairap ako bago umiwas ang tingin at tinula pa ng usalan sa likod niya na nakapatong sa mesa. 11:25 AM na. Malapit ng awas ni Cal. Hindi ko pa naman dalang cellphone ko para matawagan si Nori na wag muna silang uuwi at sa shop muna sila dumiretso ng anak ko. Ang lakas ng dating ng dati mong asawa, Sora. Hindi ko naman nakalaing ganyan pala kakisig ang dati mong mister. Natitiyak ko na mawawasa ka ng husto kapag nagdagpo kayo sa kama. Nanaising, maraing sambit ko kaya sabay kami nilingon ni na Caleb at Tatay Berto. Liam naman napangiti si Nanaising. May sasabihin ka ba, iha? Tanong sa ni Tatay Berto, kaya kinara ko muna ang boses ko bago nagsalita. Kahit nakaramdam ako ng matinding iritasyon dahil sa mga titig ni Caleb. Wala naman po akong nakikitang mali, Tatay. Pero kung ang farm niyo magiging supplier sa kumpanya nila, baka mabuti rin po yun at dagdagkita na rin. Sambit ko at parang nabubulol ang dila ko. Ayoko rin tumingin sa may gilid ni Tatay Berto dahil sigurado ako magtatagpo ang mga mata namin ng dati kong asawa na ang lawak-lawak ng pagkakangiti. Business agreement talaga ang kulang sa deal na to. Ani Caleb na parang ako ang kausap niya kahit hindi ko naman to nililingon. Business agreement? Walang ideyang saan ni Tatay Berto. Ano ba yon, iha? Alam mo bang sinasabi ng dati mong asawa? Sambit ni Nanaising na hindi yata napansin ang sinabi niya sa dulo. Napanunok ako na magtama mga mata namin ni Caleb. Hindi lang ako sigurado kung tama ba nakikita ko na lumamlam ang mga mata ni Caleb. Terms and conditions po nakabalab sa business agreement. Simpleng pagpapaliwanag ko. Napakamot naman si Tatay Berto na tila hindi pa rin ako ang sinabi nito. Paano ba gawin yon, iha? Maalam ka ba? Ani Tatay Berto, tumungo naman ako. Ako na po ang gagawa para sa inyo ni Tatay Berto at Nanaising. Kailangan lang pong pirmahan ng buyer at supplier ang business agreement pagkatapos ko nitong gawin. Saan ko? You are still the same. Magaling ka pa rin pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. Nakangiting sambit ni Caleb kaya napalingon ako dito. Seryoso kung tumingin sa kanya at dahan-dahan namang nawala ang ngiti sa labi ni Caleb. Hindi na ako katulad ng dati, Mr. Bermudez. Kaswal na saad ko. Alam ko at mas gusto ko ang simpleng Soraya ngayon. Sagot naman ni Caleb. Naramdaman ko ang pagsagi ni Nanaising sa balikat ko at ang mahinang bungis-ngis nito. Asul na dress ang suot ko ngayon na umabot hanggang tuhod kaya lantad ng balat ko. Inayos ko tuloy ang suot ko para matakpan ang tuhod ko dahil nakaupo lang ako. Ilang araw ang aabutin bago ko matapos ang business agreement dahil kukonsultahin ko na yung mga magsasaka para hingin din ang kanilang opinion. Gusto ko lang maging pata sa kanila, turan ko, at para maputol ang pagtitig sa akin ni Caleb, naiilang ako. I understand. Hihintayin ko na lang sa opisina ko sa Maynila ang business agreement. Ani Caleb at tila may manabubong plano dahil sa napapangiti ito. Kung ganon, isasabay ko na lang sa pagde-deliver ng strawberry sa factory ninyo sa Maynila ang business agreement na gagawin ni Sora sa susunod na araw. Singit ni Tatay Berto. Mabuti naman at ganon ang isip ni Tatay Berto. Mas maganda ho kung kasama ninyo si Sora dahil siya naman ang business consultant na negosyo ninyo. Marami pa ho kasi kaming dapat pag-usapan at sa opisita ko nilang iyahanda ang mga tanong ko. Naningkit ang mga mata dahil sa sinabi ni Caleb. Dalawa ang pinupunto niya sa sinabi niya. Gusto niya mag-usap kami. Mukhang yun ang pinaplano niya. Sige, business talk na naman ay pupunta ko at wala nang iba. Hanggang dun lang. Sinabi ko yun habang diretso nakatingin kay Caleb dahil gusto ko iparating sa kanya na hindi ako interesadong pag-usapan na nakaraan namin. Matagal na kaming tapos. Period. Let's see. Nangahamon nag-iit ni Caleb at di ko gusto ang pag-iti nito. Baka may binabalak yatang lalaking to ah. Maghahanda lang tayo ng tanghalian, iho, at kumain ka muna bago umalis. Hindi po siya nagugutom, Nanaising. Aalis na rin po siya. Agad na pagsingit ko at pinisil ko ang kamay ni Nanaising para iparating sa kanya na wag na dapat magdagal dito si Caleb dahil darating na si Carl maya-maya lang. Sora, malayong babiyahin ang dating mister mo kaya mas maganda kung may laman ng kanyang tiyan. Nadismaya ako sa sinabi ni Nanaising na hindi na ko ang gusto kong iparating. Kabado na ako kanina pa. Nang ringonin ko si Caleb, bigal ang pangiti nito kaya na nagsalubong ang kilay ko. Naasiwa ako sa mukha niya. Maiwan muna namin kayo. Tutulungan ko lang na maganda ang misis ko. Paalam sa amin ni Tatay Berto kaya lalaw ko ng lumo dahil sa kaming dalawa lang ni Caleb ang maiiwan dito sa sala. Tutulong rin po ako. Tumabi ka nga. Singal ko kay Caleb na bigla na lang humarang sa harapan ko dahil susunod sana ako sa kusina. Kinananaising. Let's talk. Malamanin na sambit ni Caleb. Sililipan ko si Nanaising at Tatay Berto na agad kumilos papuntong kusina na makitang pagsilip ko sa kanila. Ayoko. Matigas na sagot ko kay Caleb. Kahit ilang minuto lang, Soraya,
Madami akong gustong sabihin at tinanong sa'yo. Ani kalab na hinawakan ang siko ko na agad ko namang binawi. Sila dyan mo bang pagpunta rito? Paano mo na lamang nandito ako? Ano pa ang alam mo? Sulod-sulod na seryosong tanong ko. Maniwala ka man o hindi pero hindi ko talaga alam na nandito ka sa Baguio, Soraya. For the past years buong akala ko nasa ibang bansa ka. Nag-aarap ako ng bagong supplier na strawberry, ang BEW Company para sa bagong flavor ng wine at ang La Presa Farm ang pinili ng kumpanya dahil ito nangunguna pagdating sa pag-angkat ng strawberry sa buong Luzon. Bumuntong ininga ako dahil sa hindi ko makita ng palusot at pagsasinungaling si Caleb. Totoo ang sinabi niya. Gayun ko na napansin na bagong shave ang bigote niya na dati tamad na tamad siyang ishave. Kumapal din ang kilay niya at lalo na hulma ang namumulang labi niya. Lumapad din ang kanyang dibdib. Tinititigan mo na ako. Agad ako napaiwas ang tingin at tumalikod dahil sa sinabi ni Caleb. Ipinilig kong ulo ko. Nakakahiya ka, Soraya. Did you miss me? Kasi ako, oo. Sobrang na-miss kita. Marahan kong naramdaman ang pagpulupot ng kamay ni Caleb sa bewang ko mula sa likod. Saglit ako natigilan pero nakabawi rin kaagad at agad na tinulak si Caleb. Sa labas tayo mag-usap at umalis ka na rin pagkatapos. Ayoko nakikita kita. Dire-diretsong saad ko bago namabas ng bahay ni Nanay Ising. Galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Ilang taon na lumipas, Soraya. Hindi pa rin ba ako napapatawad? Kusang tumigil sa pagkakbang mga pa ako sa may tarangkahan. Bakit? Sa tingin mo ba'y ganun lang kadaling kalimutan ang lahat? Hindi. Kasi kahit matagal na Caleb, nandito pa rin. Nandito pa rin ang sakit na dinulot mo. Hindi ko na napigilang magtaas ng boses habang nakatulo sa sarili ko at bawat salitang sinambit ko ay may diin. Naalala ko na naman ang lahat. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Nagpipigil ng galit na sambit ko. May itinatago ka ba sa akin, Soraya? Ang galit agad na palitan ng kabada sa sinabi ni Caleb. Narala akong tinitigan sa mata. Hindi lang galit na nakikita ko sa mga mata mo, kundi takot para sa isang bagay. Naiintindihan ko kung hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin, Soraya. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay may itinatago ka. Ani Caleb, kaya napalunok ako. Sika lang nasa isip ko ngayon. Natatakot ako sa'yo. Tanging sabi ko't kitang kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat ni Caleb. I won't hurt you again, Soraya. Mahinang sabit ni Caleb na lumamlam ang mga mata. Natatakot ako sa pwedeng gawin ni Caleb kapag nalaman niya na may anak kami. Yun ang pinupunto ko. Umalis ka na lang, Caleb. Tahimik ng buhay ko at sana'y huwag mo na akong guluhin pa. Kung coincidence na nangyari ngayong araw, sana hanggang doon na lang dahil walang coincidence na nauulit. Kaya't sana ito nang huling apak mo dito. Giit ko. Nagkakamali ka, Soraya, dahil ngayong nakita na kita, sisiguraduhin ko hindi itong huling beses na magkikita tayo. Tama ka. Sa sunod na pagkikita natin, tungkol lang sa negosyo at wala ng iba. Sisiguraduhin ko rin na hindi na ulit tayo magkikita pagkatapos ng business agreement. Sambit ko sa seryosong tono, pero parang wala lang kay Caleb ang sinabi ko. Hindi ito natinag. Hindi ako naniniwala sa tadhana, pero sa araw na ito naniniwala na ako. Tadhana na nagsasabi sa akin para sa akin ka, Soraya. Seryosong saad ni Caleb. Marami na nagbago, Caleb. At kasama din dito nararamdaman ko noon sa'yo. Wala na. Wala na, Caleb. Saad ko. Napahangos ako ng tagpuin ko ang mga mata ni Caleb. Lungkot at sakit ang naroon. Aalis na ako. Masaya ako nakita tayo ngayon. Hihintay ko na lang sa opisina kong business agreement. Kaswal na paalam ni Caleb bago ko lagpasan ito at pinatunog ang nakaparadang kotse sa labas ng bakuran ni Nanay Ising. Lumingon ako kay Caleb na pasakay ng sasakyan. Lumingon din ito. 7 taon na lumipas, Soraya, pero ikaw pa rin. Kaya aalamin ko nangyari sa'yo sa loob ng mahabang panahon na wala ko sa tabi mo. At kung tama ba naging desisyon ko noon na hinayaan kitang umalis. Hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko sa sinabi ni Caleb na tila gusto niyang sabihin sa akin na hinayaan niya ako umalis noon para gawin ko mga gusto ko at kung tama bang ginawa niya. Kahit nakalayo na sa sakin ni Caleb na natili sa kalsada mga mata ko dahil sa paglalayag ng isip ko. Kinakabahan ako para kay Cal dahil hindi malamang malaman ni Caleb na may anak kami. Sigurado rin ako na gagawin ni Caleb ang lahat, makuha lamang ang anak niya. Hindi ko alam iyan lang nagkausap ko pa ng buyer at dati mong asawa. Kung hindi pa sa akin sabihin ni Ising, hindi ko pa malalaman. Gusto mo bang bawiin ko na lamang ang kontrata sa kumpanya nila? Gagawin ko kahit nakapirma na ako. Salubong sa akin ni Tatay Berto. Ayos lang po, Tatay Berto. Nagkausap na ho kami ng dati kong asawa tungkol sa negosyo at pag-uusapan namin. Kung anuman po meron kami noon, labas po yun sa kontrata. Maluwag na sagot ko. Walang kasalanan sa Tatay Berto dahil sa wala naman siyang kinalaman sa amin ni Caleb. Isa pa, gusto ko rin makatulong sa kanila at sa mga kasaka. At alam ko na baka yung pagkontrata ni Tatay Berto sa kumpanya ni na Caleb ay magpapalakas ng kita ng strawberry farm. Paano ang anak mo?
Nag-aalalang tanong ni Nana Ising. Napabuntong hininga ko. Si Cal ngayon ang iniisip ko. Huwag niyo na lang po sabihin kay Cal na nandito kanina ang kanyang ama. Ako na po ang bahala. Sagot ko habang nakatanaw sa tricycle sa labas ng bakuran ni Nana Ising. Nakararating lang ang tricycle na sinakyan ni Nori at ng anak ko. Sinalubong ko na mahigpit na yakap si Cal at doon na pumatakan luha ko habang niyayakap ang anak ko. Maayos ka lang po ba? Sinserong tanong ng anak ko at tumango naman ako. Oo anak, masaya lang ako. Basta lagi mong iisipin lahat ng ginagawa ko ay para rin sa'yo. Emosyonal na saad ko. Alam ko po, mahal na mahal kita mama ko. Mapagmahal na anak si Cal, bagay na hindi kayo pagpapalit sa kahit ano. Dumating na ang kinatatakutan ko. Naranasan kong mawala ng anak kaya hindi ko nakakayanin pa kung malalayo pa sa akin ang anak ko. Really? Final na talaga ang desisyon mo, Soraya? As in? Ramdam ko ang tuwa ni Lorelei sa kabilang linya matapos kong tanggapin ang offer niya na trabaho sa inalan mang kanyang firm sa New York. Oo, buo ng desisyon ko na magtrabaho sa'yo. Ikaw naman ang bahala sa lahat ng papeles namin ng anak ko, hindi ba? Ani ako habang pinapanood ang anak ko na may bigla natutulog sa kanyang kama. Leave it to me, Soraya. Ako na ang bahala sa lahat-lahat. Basta bago matapos ang buwan na to, nandito na kayo ng anak mo. Natutuwang ani Lorelei sa kabilang linya. Hindi ko makuha magnumiti kahit gusto ko man na magtrabaho sa firm ni Lorelei. Salamat, Lorelei. Maikling tugon ko. Thank you rin, Soraya. Update na lang kita when everything is ready. Gosh, I'm so excited. Alam ko na kapag tinanggap kong offer ni Lorelei, baka kilala na rin ako sa fashion industry gaya ng pinapangarap ko noon. Matapos sa pag-uusap na may Lorelei, umupo ako sa gilid ng kama ni Cal at inayos kong kumot nito. Para rin sa ito, anak. Sambit ko bago ko nalikan ang noo na natutulog na si Cal. Isasama ko si Cal sa pagtubad ng mga pangarap ko dahil ang pangarap ko hindi lang para sa akin kundi para na rin sa anak ko. Isang tao ang iniisip ko ngayon. Naramdaman ko sa pangalawang pagkakataon, makakadang muli ang pagtupad ng mga pangarap ko. Si Caleb, hindi po ba talaga ako pwedeng sumama sa inyo sa Maynila, mama? Nagkatinginan kami ni Nana Ising dahil sa tanong ng aking anak habang nakaupo ito sa couch dala sa sala sa bahay ni Nana Ising. Ngayong araw kasi kami luluwas si Tatay Berto para mag-deliver ng strawberry sa BEW Company. Kasama nila ako dahil sa ako ang may hawak ng business agreement at hindi nakagustuhan ni Caleb na ako magdala nito sa kanya. Umupo ako sa tabi ni Cal at tinaplos ko ang buhok nito. Buong maghapon ako mawawala na sa matagal ang biyahe papuntang Maynila. Kasama rin namin si Nori kaya maiiwan muna ang anak ko kay Nana Ising. Sa susunod na lang anak ha, trabaho kasi pupuntahin namin ni Tatay Berto kaya hindi talaga pwede eh. Hayaan mo sa susunod na araw papasyal tayo sa Maynila? Pangako ko yan. Ani ako at pagaman ngumiti si Cal, ramdam ko pa rin na malungkot ito kaya niyakap ko ito. Anong gusto mong pasalubong anak? Laruan! Gusto mo ba ibili kita sa mall doon sa Maynila? Offer ko sa anak ko para lang mawala ang lungkot niya. Wag na po mama, mamamasyal naman po tayo sa Maynila sa sunod na araw. Gaya ng sabi niyo kaya wag na po. Wala naman akong taka sa anak ko at alam kong kukulitin niya ako sa pinangako ko sa kanya. Napapangiti lang ako kahit hindi ko alam kung matutupad ko ba ang pangako ko sa kanya. Sa bagay, dalawang linggo na lang hinintay ko bago kami lumipad patungo New York. Kaya sa tingin ko'y mapagbibigyan ko naman ng anak ko. Mag-iingat kayo sa biyahe. Tawag-tawagan niyo na lang ako at ikaw naman, Nori. Huwag mong pababayaan ang itay mo at baka atakihin niya ng layuma sa biyahe. Habili ni Nana Ising sa kanya mag-ama. Ising, kaya kong sarili ko. Nakakaya ko pa nga na iduyan ka sa gabi. Pasiring nasambit naman ni Tatay Berto. He? Tigilan mo nga ako, Berto? Saan ni Nana Ising? Natawa naman kami ni Nori. Sige na, ina. Aalis na kami. Mag-iingat din kayo dito. Paalam ni Nori. Lumapit ako kay Nana Ising para ibilin si Cal na kumakain sa loob ng bahay. Huwag ka mag-alala, Sora. Nasa loob si Cal at ako ang bahala sa anak mo. Hindi niya malalaman ang ama niya ang pupunta ninyo. Mag-iingat kayo, ha? Hinawakan ni Nana Ising ang kamay ko at ngumiti ito. Sinisigurado ang pag-aalaga sa anak ko. Salamat po, Nana Ising. Hayaan niyo po't sa mga natitira naming araw ni Cal dito sa Pilipinas. Babawi ako sa lahat ng tulong ninyo sa akin. Senserong pasasalamat ko. Pinaalam ko kasi kinanaising na sa katapusan ng buwan, tutungo na kami sa New York na anak ko at baka doon na rin kami manirahan na matagal dahil sa nag-aabang kong trabaho roon. Basta mahal na mahal namin kayo ng anak mo. Nakangiting saan din nanaising at emosyonal ko naman itong niyakap. Dalawang pickup truck ang dala namin at pareho itong puno ng strawberry. Nasa iisang truck kami ni Nori kasama si Tatay Berto na siyang nagmamaneho. Ang bilis talaga ng panahon, parang kailan lang ay masaya lang ka nagbubuntis, iha. Ngayon malaki ng anak mo at aalis na kayo sa katapusan. Ani Tatay Berto habang nagmamaneho ito. Sumandal naman sa balikat ko si Nori at kahit hindi nila sabihin sa akin, alam kong nalulungkot sila sa pag-alis namin ni Cal sa katapusan.
Kagabi ko lang sinabi sa kanila tungkol sa desisyon ko sa pagtanggap ko sa offer ni Lorelei. Hindi ito alam ni Cal dahil sigurado ako na hindi papayag ang anak ko na umalis kami naman sa hindi nakikilalang kanyang ama. Bagaman masaya si Nanay Ising sa naging desisyon ko, hindi pa rin na maiwasang malungkot. Kahit ako naman, ayoko mang resignin ang Baguio pero kailangan kong gawin para sa pangarap ko at para rin sa magandang future ng anak ko. Ate Sora, mamimiss ko kayo ni Cal. Sambit ni Nori kaya tinapik kong balikat ito. Mahaba pa ang 2 linggo kaya matagal pa namin kayo makakasama ni Cal at saka lagi naman kaming tatawag kapag nandun na kami sa New York. Kilala nyo naman si Cal na mas madalas pa sa bahay ninyo kaysa sa bahay namin. Mamimiss din namin kayo. Sigurado yan. Ani ako. Sina Nana Ising ng tinuturing kong pamilya kasi sila nang una nakakaalam sa mga desisyon at plano ko sa buhay. Napamahal na ako sa kanila kaya nalulungkot din ako. Kailangan ko lang talagang gawin to. Noon ko pa sana ginawa. Alam mo, Iha, bilang isang ama, masakit at mahirap sa akin kung hindi ko makakasama ang anak kong si Nori. Kaming mga ama ay matigas sa paningin sa iba. May puso rin kami lalo na pagdating sa aming mga anak. Walang amang gugustuhin na hindi makilala ang kanyang anak. Masakit at mahirap yon bilang isang magulang. Seryosong payo sa akin ni Tatay Berto habang nagmamaneho ito. Si Caleb, napasingap ako. Halos patong taon kong tinago sa kanya si Cal at ganun din ako sa anak ko na matagal na panahon kong nilihim sa kanya tungkol sa kanyang ama dahil sa ayaw kong mabigo at masaktan ito. Napasandal lang ako sa bintana ng truck at pilit na inaaliw ang sarili sa magagandang tanawin na dadaanan ng pickup truck. Pero kahit anong gawin ko, si Cal at si Caleb pa rin ang pumapasok sa utak ko. Mahirap din sa akin ang ginagawa ko pero wala naman ako ibang gusto kundi ang magandang buhay para sa anak ko at matupad ng mga pangarap ko na minsan ko na sinukuan dahil lang sa pag-ibig. Alam ko na balang araw maintindihan din ako ng anak ko kung bakit ginagawa ko ito. Wala na akong tiwala pa kay Caleb simula nang masira kami noon. Nahirapan akong tanggapin ang mga nangyari at natatakot na ako maulit muli ang mga nangyari noon. Ayoko na. Ayoko nang lumubog ulit. Ayoko nang umiyak gabi-gabi. Ayoko nang masaktan at madurog muli. Hindi ko nahayaan pa kung mangyari ulit ngayon ang mga nangyari noon, lalo na sa anak ko. Ikakadurog ko bilang isang ina kung mawawala ulit ako ng anak sa pangalawang pagkakataon. Ate Sora, nandito na tayo. Pagtabik sa balikat ang gumising sa akin at mukha ni Nori ang unang bumungad ng imulat kong aking mga mata. Alas 5 na umaga kami umalis kanina at sa tingin ko, malapit na mag-alas 11 ng tanghali. Suminip ako sa bintana ng truck dahil nasa loob nito ang malaking paradahan. May mga narinig din akong ingay na makina sa labas at may nakita ko mga trabahante na nagbababa ng mga kargang strawberry mula sa likod ng pickup. Pamilyar sa akin ang lugar. Ito ang factory ng Bermudez Estate Wine Company, ang factory na madalas kong binibisita noon. Napahangos ako. Nandito lang ako para sa business agreement at yun lang ang dapat alalahanin ko. Inaayos ko muna ang suot kong off-shoulder white dress bago ko bumaba ng pickup truck kasunod si Nori. San tayo? Ang laki nitong factory eh. San ang opisina ng dati mong asawa at Isora? Tura ni Nori habang lumilingan sa paligid ng factory. May ingay ang malalaking makina ang tumutunaw sa mga sangkap ng wine. Iha, pwede bang ikaw na munang humanap kay Sir Caleb? Tumiri ka sa sadaan ng isang pickup truck kaya kailangan kong balikan yun. Giit ni Tatay Berto habang may tinatawagan ito na marahil ay driver ng isang pickup truck na dala naming tumirik daw sa daan. Sasamahan kita Ate Sora. Presenta ni Nori kaya agad akong tumango. Gusto ko rin may kasama ako ng makipag-usap kay Caleb dahil sa tingin ko hindi ako maging komportable kung kaming dalawa lang mag-uusap. Si Ma'am Soraya ba yan? Parang oo. Si Ma'am Soraya nga yan. Ma'am Soraya, awkward akong umiti at kumaway sa mga trabahante sa factory na nadaanan namin ni Nori. Ang iba sa kanila ay tumigil pa sa ginagawa para lang liwanin ako at siguraduhin ako nga ang nakita nila. Sa tingin ko Ate Sora, magaling ka sa pamamalakad ng malaking kumpanya. Kilalang kilala ka ng mga nagtatrabaho dito eh. Dati akong presidente nitong kumpanya. Balik tanaw na sagot ko. Talaga? Eh di magaling ka nga Ate Sora? Banghang sa Ate Nori. Siguro. Matagal na yan kaya wag na natin pag-usapan. Tayo na sa loob. Sambit ko bago ipakita sa security ng company building ang proposal at business agreement na bit-bit ko. Pinapasok naman agad kami ng security guard na hindi pamilya sa akin ng mukha dahil siguro sa napalitan ng dating security guard ng kumpanya na nagtatrabaho pa ako dito. Wow, Ate Sora, ang laki naman ng company ng dati mong asawa. Halos mabali ang leg ni Nori dahil sa pag-ikot para lang mapagmasta ng ground floor ng building na gawa sa salamin. Napansin kong marami nagbago dahil sa mas lumawak ang espasyo ng ground floor at tumama rin ang chandelier. Ate Soraya, sabay kami natigilan ni Nori sa may tapat na elevator dahil sa may tumawag sa pangalan ko. It's you nga, Ate Soraya! Nakangiting sambit ni Koloy, ang bunsong kapatid ni Caleb. Naka white navy blue polo ito at binatang binata na.
Mas lalo pa itong tumungkad kumpara noon at mas naging mag-itsura ng lalaki. I miss you, and it's nice to see you again. It's been a very long time, Ate Soraya. Bakit ka nandito? Magtatrabaho ka na ba ulit dito? Nagkabalik ka na ba kayo ni Kuya? Sunod-sunod na tanong ni Kaloy matapos sumiwalay sa yakap sa akin. Hindi, Kaloy. Mahabang kwento. Nandito lang ko para sa negosyo. Yun lang. Masayang ako na makita ka ulit. Tugon ko. Sa office ba ni Kuya ang punta ninyo? Inaasahan na ba ni Kuya pagdating mo, Ate Soraya? Yes. Nagkita na kami noong nakaraang linggo. Sagot ko at tumango naman si Kaloy. Kaya pala ganadong-ganadong magtrabaho nito mga nakaraang araw ang chairman ng kumpanya kasi nakita niyang hinahanap niya. Makahulog ang sabit ni Kaloy. Chairman? Si Caleb ng chairman ng kumpanya nila. Si Tito Arthur. Lihim kong panilig ang ulo ko dahil hindi ko na dapat isipin yon. Sa office nga ng kuya mong punta namin, medyo nalibago ko sa company building kaya baka maligaw kami. Pwede mo ba kaming samahan, Kaloy? Sure, doon nga din ang punta ko. Sagot ng bunsong kapatid ni Caleb na ang tingin ay na kay Nori na nakayuko lang sa tabi ko. Napangiti ako dahil sa kung paano tumingin si Kaloy sa tinuturing kong kapatid na si Nori. Si Nori ang parang kapatid ko na. Pagpapakilala ko kay Nori kay Kaloy, na agad naman umangat ang labi at naglahad ng kamay kay Nori. Hi, I love watching beautiful sceneries and for me, you are one of them. Nice to meet you po, sir. Napansin kong pamumula ng pisngin ni Nori nang tanggapin itong kamay ni Kaloy. Shall we go? Ani Kaloy at takangti naman akong tumango bago kami pumasok ni Nori sa loob ng elevator. Kasalan ng bunsong kapatid ni Caleb si Kaloy. Maraming sinabi si Kaloy sa karamihan itungkol sa kumpanya habang nasa elevator kami. Mundi ka na raw itong bumagsak at magsara noon kung hindi lang pilit na sinalba ng Kuya Caleb niya. At kahit hindi sabihin ni Kaloy kung anong dahilan ng mundi kang pagbagsak ng kumpanya nila, alam ko naman na may malaking kinalaman dito ang nangyari noon. Kuya! Malakas sa pagtawag ni Kaloy na makapasok kami sa opisina na minsan ko na rin naging opisina ng chairman office. Ang iyay mo, Kaloy, para kang DCEO sa bunganga mo. Pansin kong natigilan si Caleb na masulyapan ako nito sa likod ng bunsong kapatid niya. Agad itong isinarado, ang hawak na folder niya at inayos ang coat maging ang necktie. Nagsuot nito ng salamin sa mata kaya napatas ako ng kilay. Gumagamit na pala siya ngayon ng salamin sa mata. You're here! Nangunot ang noo ko dahil malamig ang pagkakasabi ni Caleb. Hindi rin ako nito tinapunan ng tingin. Ano ba ang inaasahan mo, Soraya? Yakapin ka niya? Idiot! Iwan niyo muna kami. Utos ni Caleb sa motoridad na tono. Ate Sora, mahinang pagtawag sa akin ni Nori na kahit gusto kong sumagot kay Nori, hindi naman ako makapagsalita. Hayaan muna natin sila. Halika, kain muna tayo sa baba. Nakangating pag-aya ni Kaloy kay Nori, naratang gustong tumanggi ngunit hindi rin makapagsalita tulad ko. Pinanood ko ang pagsara ng pinto nitong opisina at kahit nakalabas na si Nori at Kaloy, nandito pa rin ang tingin ko. Gusto ko na rin lumabas. Maupo ka, marami pa tayong dapat pag-usapan. Napanunok ako at dahan-dahan nilingon si Caleb na parenting nakaupo sa swivel chair na tinatansya ang bawat galaw ko. Klinaro ko muna ng lalamunan ko bago kumupo sa silang katapat ng table ni Caleb. Inilapag kong business agreement sa ibabaw ng glass table at muling lumunok bago nagsalita. Pirma mo na lang kulang dyan. Nakapirma na si Tatay Berto at nagbabasa ng strawberry sa factory ngayon. Kahit nangangatal ang mga tuhod ko, sinikap ko muna magsalita ng tuwid para hindi mahalata ni Caleb na kabado ko. You're nervous. Ani Caleb na umiling bago kunin ang business agreement na nasa loob ng folder. Okay, napansin niya pa rin. Nakalagay na dyan lahat ng terms and conditions at kung may gusto kong idagdag para sa kumpanya ninyo, sabihin mo lang ako at ako magsasabi kay Tatay Berto. Nangingilig ang kamay ko habang nagsasalita kaya tinago ko yun sa pamamagitan ng paghawak sa tuhod. Nangunot ang noo ko dahil ginilid ni Caleb ang folder at seryoso itong sinanubong ng mga mata ko habang nakapatong ang dalawang siko sa glass table at magkahawak ang mga kamay. May anak ba tayo, Soraya? Parang nabingi ako ng ilang segundo dahil sa naging tanong ni Caleb. Lalo lumakas ang pagpinting ng puso ko at pinagpawisan ako ng husto. 7 taon na lumipas, Soraya, pero ikaw pa rin. Kaya aalamin ko nangyari sa'yo sa loob na mahabang panahon na wala ako sa tabi mo. At kung tama ba naging desisyon ko noon na hinayaan kitang umalis? Naparinok ako matapos kong malalang sinabi ni Caleb na magkita kami sa Baguio. Wala! Pagsisinungaling ko at nabigo akong labanan ang seryoso mga titig ni Caleb, kaya umiwas ako. Don't lie to me, Soraya. Ano ang gagawin ni Soraya ngayon tila may alam na si Caleb tungkol sa anak nilang si Cal Ashton? Magawa pa kaya niyang itagong anak o sa huli, aalamin niya rin dito ang lahat. Magkaayos pa kaya ang dating mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.